So yun, welcome back to my YouTube channel, mga katropa. Ngayon nga, ito nga yung gagawin natin, itulungan natin si tropa na hanapin yung issue ng kanyang ginagawa. Ito yung nabaha, mga ilang buwan nang nakalipas, mga katropa. So yung ginawa niya, kinumpleto niya na yung ano, pero ayaw mag switch on, ayaw mag ignition switch on yung kanyang unit, mga katropa. Yun nga, kaya ganito yan, dahil pinag-check niya, mga katropa, kung ano yung posibleng panggalingan kung bakit ayaw mag ignition switch. Kasi nga nabaha, pwedeng merong issue na shortage sa wiring, mga katropa. Yun nga yung sishare ko sa inyo, kasi tinignan ko na rin, mga katropa, para magkaroon lang kayo ng idea kung saan nyo hanapin, mga katropa. So syempre, bago yung lahat, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel, lalong lalo ng mga subscriber, YouTuber, viewers. Yan, sa mga patuloy na nagsasubscribes, maraming salamat. Sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat sa inyo, mga katropa. Malaking tulong yung hindi pag-skip ng ads. So shout out sa Mechanic Group Admin, kay Paring Janjan, kay Paring Louie, kay Sir Peter Tax, sa mga ibang group admin at sa ating mga member, mga katropa. Yan nga, nakita nyo naman, parang ano lang yung loob, parang tambakan lang ng mga parts, mga katropa. Kung titignan nyo, kung beginners ka, pag tinignan mo yan, sakit sa ulo, mga katropa, di ba? Bakit nakahugot lahat yan? So yun yung aalamin natin, i-share ko sa inyo, mga katropa. So let's go. Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar Manapat. The Mechanic ka. TV. So kaya nakahugot lahat yan, hinahanap niya nga kung saan may shortage, mga katropa. Yan, lahat ng ano hinugot niya, tapos pinag-check niya. So sumakit na yung ulo niya, kasi nga sino ba naman sasakit yung ulo, mga katropa? Makikita niyo naman yan. Yan, oh, di ba? Baklas. So syempre, pag gumagawa siya, tinatanggal niya yan, nasa loob na yan. So yun nga, nabaha, kaya yung sinabi ko, nagpalit na siya ng mga ibang parts. So yung problema ay mag-ignition switch on. Ngayon ako yung tumingin, pinagtiyagaan kong tignan, mga katropa, kahit ganyan kagulo yung pagkakaano. Tiyagaan kong tignan. So tara, punta tayo sa kabilang side. So nandito tayo sa kabilang side. So kung mapapansin nyo, itong main harness, ayan, itong main harness, ito. Ayan, so naka-disconnect yan, mga katropa. Ayan, naka-disconnect yung main harness nyan. Kasi nga, may problema sa ignition. So chinek ko dun sa labas, mga katropa. Yan yung harness kung saan siya na pwedeng magkaroon ng shortage sa ignition at kung saan pang wiring, mga katropa. So tara, punta tayo sa harap para ma-share ko sa inyo kung saan ko nakita yung problema, mga katropa. At i-share ko rin kung paano ko chinek at nahuli yung grounded. Bago ko ipakita sa inyo, mga katropa, yung original harness nito, mga katropa, kung ano yung problema ngayon, i-share ko lang sa inyo yung actual reading ng harness na walang problema. So ito yung harness namin na pinagpalitan nung nakaraan na sa accident, mga katropa. Ayan. So yun nga, yung original harness, kasi nga ito yung nabaha. So may shortage sa harness. Papakita ko lang sa inyo yung reading. So naka-ground tayo, kagaya ng gagawin natin dun sa isa, mga katropa. Ganyan na ganyan din yung gagawin natin sa isang harness, sa original harness niya. So naka-ground tayo, walang nakasaksak na kahit anong sensor, mga katropa. Yan, nakita nyo naman, naka-disconnect lahat, mga katropa. So yung pinaka-issue kasi, wala siyang ignition yung original harness, ayaw mag-on. So syempre nabaha, pwedeng nag-shortage yung wiring, mga katropa. So ngayon yung sa ignition niya, kasi ito, tingnan nyo maigi, kasi nga yung gagawin ko rin dun sa original harness, same procedure lang, mga katropa. So ito yung kanyang ignition fuse, ignition relay. So ngayon, ito yung ground. Ayan, ito yung ground. Ayan, ito yung ground dito. Ayan yung ground niya. Tapos dito tayo sa live. Gamitin natin ang multimeter. Ayan, tingnan natin kung meron siyang continuity reading. Ayan, kung makikita nyo, i-ground natin. Naka-ground na siya, lalagyan natin dito.
So walang reading yan, mga katropa. Ayan, ayan o. Walang reading yan. So tignan nyo, ganyan na ganyan procedure ang gagawin natin doon sa original harness nya. Ayan. So walang reading dito. Ayan. So ibig sabihin, okay yung harness nito mga katropa, kaya walang reading. So nal, meron din tayong ground dito sa isa, saka sa kabila. Ayan. Oh, ayan. Naka-ground tayo, tignan yung ground nya. Ayan. So yung gagawin natin sa isang sa original harness, ganyan na ganyan. Tignan nyo kung mayroong reading, para malaman nyo na may problema yung harness sa ignition area. So ayan, kung mapapansin nyo mga katropa, ito yung main harness kasama to. Ayan. Lahat ng mga sensor kung saan nakakabit yan, hindi ko pinagkakabit yan. Walang nakakabit yan mga katropa. Ayan. Naka-disconnect lahat yan. Ayan o. Naka-disconnect lahat yan. So yung kinabit ko rito, itong ground lang. Ayan. Meron siyang ground dito ito. So maliban dyan, tsaka yung isang ground dito sa side, kung mapapansin nyo, itong nandito sa loob. Ayan. Yun, yung ground na yun. So walang nakakonect kahit isa mga katropa. Ito yung main harness nya. So hindi ko pa kinakabit yan. Fuse box. Yan. Kaya ito walang nakabit. Pati sa motor walang nakabit. Kumbaga sa main harness walang nakakonect, maliban dun sa ground na dalawa. Isa rito tsaka isa ron. So isishare ko sa inyo kung ano yung naging issue nya. So yung problema kasi nito mga katropa, ayaw mag on. Ayaw niya mag-on. So, ayaw niya mag-on. Siyempre, chinek natin yung sa ignition. So, ito siya. So, ignition. Ayan. So, ignition. Ito. Tsaka, ignition sa relay. Ayan. Ayan, dalawa. Kumbaga, ito yun. Kumbaga, ito. Ito yun. Tsaka, ito mga katropa. Ayan. So, ito. Siyempre, ignition is live yan. Sa fuse, live. So sa relay, yung live niya ito, pakinggan nyo. O yan, nakakonect yan dito sa ating fuse. Ayan, nakakonect, di ba? So ito ground, ito yung papunta sa ibang ano na. So ngayon, pagka inano natin yan, tandaan nyo, naka-disconnect tayo lahat mga katropa. So, dapat wala siyang reading na ganyan mga katropa. Kasi nga, hindi tayo nakakonect sa ating mga socket, sa mga motor, sensor, kung ano man yung pwedeng connect. So naka-ground lang tayo. Positive. Ito si positive. Dapat walang reading yan mga katropa. Pero may reading siya. So ibig sabihin, merong wire na supply tsaka ground na magkadikit. Kaya merong reading yan mga katropa. Ayan. So nakita natin yung problema. Ayan, kung mapapansin nyo, pag tinanggal ko kasi yung ground na yan, nawawala. Ibig sabihin na malapit-lapit na dyan yung ano, yung issue. Ngayon, mayroon pang isa rito. Ito, kung mapapansin nyo ito, yan, nakakabit siya. Ito. Yan, nakakabit yan. Krapa. So, pag tinanggal ko to, pag tinanggal natin itong ano na to, relay, mawawala yun. Tatanggalin ko ha. Tatanggalin natin. Medyo matigas lang. Wait. Ano, tatanggalin ko, mawawala yung reading pag tinanggal ko to, pag hinugot natin to relay. Eh, tigas pa rin. Ayan, nawala, nakahugot yung relay. Ayan o, walang reading. So ilalagay natin yung relay. Konting ano lang, konting dikit lang. Oh, umalik yung reading mga katropa. Ayan, yung relay na to, ayan o, hugutin ko ha. So nawala. Balik natin. So meron. Ayan. So yung problema nyan, ibig sabihin, nandito itong wire na to, papunta roon sa ano na to, dito. Yung problema nyan, merong nag short agents, or sabi ko nga, nabaha, tapos inon nila, pwedeng nag short. Nagdikit yung positive wire tsaka negative wire, yung ground tsaka yung positive na wire, nagdikit yan. So ngayon bubuksan natin mga katropa para malaman natin kung saan banda nagdikit yung wire. Dito sa area na to, itong wire na to yung bubuksan natin. Bubuksan natin itong buo na to, papunta rito, check natin. Then pag wala tayo nakita magmula dito hanggang dito, so pupunta tayo mula dito
papunta rito sa pinaka ano nito. Yan. Diyan natin titignan kung meron bang nagdikit. Bakit meron siya reading na dapat walang reading yan, mga katro. Dapat 0-0 yan. Dapat ganyan. Dapat ganyan yung reading yan pag dinikit natin. Kasi nga walang ano, walang nakakabit na sensor na pwede mag-short. So, ibig sabihin yung pwede mag-short dyan, wiring lang. Diba? Pag tinanggal ko yung relay, walang contact sa positive negative yan. Kaya nga nawawala dun, mga katropa. So, ngayon, i-open out ko, mga katropa. Papakita ko sa inyo. So, ito na nga, mga katropa. Ayan, winalwal ko na ng konti, mga katropa. Bandang huli, mga katropa. Papalitan din pala nila ng wiring, mga katropa. Kaya, yun. Siyempre, na patigil ako, mga katropa. Alangan naman na bakubakin ko pa yan. Napapalitan naman. Ayoko magpagod, mga katropa. Kaya, yun. So, siyempre, share ko rin sa inyo bago ko baklasin. So, siyempre, ito, kung mapapansin nyo, ito, ground. Ayan, ito, ground ito, mga katropa. Ayan. Tapos, siyempre, multimeter. Doon tayo sa merong sounds. So, kanina, before ko galawin, kasi nagalaw ko na, mga katropa, na nasa halfway na nga ako. So, naka-ground ako. So, pinag-testing ko to, meron siyang continuity, mga katropa. Tumutunog yung aking multimeter kanina na dapat walang continuity yan, mga katropa, yan. Dapat wala yan kasi nga, ano yan eh, supply, tas papunta rin sa kung anong papaganahin niya. Mga ganun ba, mga katropa, yung ano ng fuse na yan. So, ngayon nga, nasa hapo yung kanina, sinabi nga na papalitan na lang natin para ano kasi mukhang malala na yung wiring harness, ano, mga katropa. So, siyempre, chinek natin yung mga wiring na yan, mga katropa. Nakita nyo naman. Yan sa loob ng fuse box, ganyan. Tapos dito nga, pinagtitignan ko kung meron bang nagka-ano-ano. Tapos napapunta ako rito. Napansin ko itong tatlo na to sa ground. So, magkakadikit, mga katropa. Parang yung nag-init ba, mga katropa, sitwasyon ng wire. So, ngayon, pinag-iwahiwalay ko. Pinagaganyan-ganyan ko. Magkakadikit, mga katropa, nag-init. Pero hindi pa siya, hindi pa nabalat-balat, mga katropa. Pero, dikit-dikit siya. Parang, alam nyo naman kung paano yung nasunog na wire. Yan. So, ngayon, pinag-iwahiwalay kong ganyan, mga katropa. So, nandito pa lang ako. Wala pa ako rito, mga katropa. So, yung ginawa ko, napansin ko nga itong tatlo na to, pagtanggal ko ng tape, nagkadikit-dikit. So, yung ginawa ko, mga katropa, tinesting ko uli, kagaya nung ginawa ko kanina na naka-ground si multimeter, pag ganyan ko, nawala yung mga tumutunog, mga katropa, yan. Nawala yung mga tumutunog dito kanina, yan, na meron before. Hindi ko lang naano kasi nga, nabaklas ko kaagad. Yan. So, yun yung napansin ko, na dapat walang connect sa ground itong mga two pieces. So, yun nga, halfway ako, mga katropa, hindi ko na tinuloy kasi nga, papalitan naman pala namin. Na-request na pala nila, mga katropa. So, hindi na natin makikita kung saan yung dumikit. Pero yung posibleng ano yan, nandito lang sa mga harness yan. Meron nakadikit kasi nga. Gaya yung sinabi ko, yung dito, tsaka dito, meron siyang connection na dapat walang connection, mga katropa. Kasi, biro mo, nakatanggal na yan. So, siyempre, yung ito, supply yan. Kahit dito, ito papunta, halimbawa, ito papunta rito sa injector, sa fuel pump, yan. Tapos, ito yun, mga katropa, para magkaroon na rin ka ng idea, ito yung tatlo na yan. Yan. Yung isa, nandito yun. Nandito. Yung isa, nandito yan. Papunta sa fuel pump. Tapos, yung isa, papunta rito sa ECU. Yan, papunta rito yung isa, mga katropa, yan dito. Sa ECU. Tapos, ito yung connection niya papunta rito sa loob, papunta rito sa, yan dito, supply din. Papunta na sa loob yan. So, yan yung tatlong live na connection sa ignition. So, yun, mga katropa. At least, kahit paano, nakita natin yung wire. Kung saan papunta yung mga yan. Ayun lang kagandahan kasi ng mayroong wiring harness na papag-aralan mo yung ano. Para sa susunod na magkakaroon ka ng encounter ulit, alam mo na kung saan yung, halimbawa ito na encounter natin ngayon. Sa susunod, ma-encounter uli natin na alam na natin kung ano yung pupuntahan yan, kung saan na nga kakonek, mga katropa. So, yun nga, hindi natin itutuloy. So, hanggang dito na lang, mga katropa, yung ating So, sa susunod na lang, babawi tayo pagka mayroong mga ibang troubleshooting. Si-share ko sa inyo, mga katropa. So, hanggang sa muli, stay safe.